kay buti ng Ama kay dakila niya kung magsusuri lamang ang lahat ng mga anak niya at ganap tatalima sa kagustuhan at kalooban niya, mapapatotohanan ng bawat isa na buhay nga siya. Mararamdaman ang tuwirang pagmamahal niya at makikibaka ng tapat sila at hindi magagawang magtalo-sira sa kanya, yamang nasiyahan ang bawat isa. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo, mga mahal ko. Kung ano ang tinatala sa iyo, siyang nasasambit ng bibig mo, di ba ga? Kaya't yung taong nagagalit ang puso niya at nagngingit-ngit ang isip niya, yun ang binibigkas ng bibig niya kung anong laman ang tinatala ng isipan niya. Buhay nga ba ang Ama? At maliwanag ang katotohanan habang nakataas ang banal na Biblia. Binalik ang nakaraan. Anak, pagnilayan mo ang tinuran ko. Di ba gatwi ka ako, magbata ka? Sapagkat ang lahat ay mayroong pagbabago. Katulad ngayon, kung napagsusuri po ninyo, sinusuri ninyo ang gawain ito, sadyang may makikita kayong kaiba. Katulad ng ngayon, hindi lang organista, may gitarista pa. Nakusang loob nilang nilalagak, binibigay ang sarili, walang bayad, walang suhol, baga. Kundi kusang loob, ang gamit ay dala. Ganyan ang naghahandog sa Ama. Kung papaano mo naman binibigay ng buo ang sarili mo, siya naman ang nangangalaga at nagbibigay ng paraan sa buhay mo. Suriin po ninyo. Ang mahirap lamang sa tao, hindi pa man niya ginawa, gusto may gantimpala na. Hindi pa siya tumatalima, gusto mayroon na siyang kabayaran. Ni hindi pa nga nagtanim, gusto'y umaani na. Paano mangyayari yon? Subukan mo muna. Isuko mo ang sarili mo. Ibigay mo yung totoo, sapagkat Diyos na totoo ang kahandugan mo. Hindi naman siya yung taong manluloko na kapag binigyan mo at niloko ka, ay wala nang babalik sa'yo. Ang Ama, magbigay ka ng magbigay ng katotohanan at katapatan ng puso mo, siyang nagpapalit ng lahat ng pinagkakaloob mo sa Kanya. Buhay ba ang Ama? Kaya't kung ang naglilingkod lamang ay totoong mga bukalang kalooban at totoong may pagmamahal sa ginagampanan, masigasig ang pagtupad. May galak na gumaganap, may tibay na pag-asa, at may kapayapaang taglayang kaisipan. At dyan mo makikita kung tunay nga ang sinasamba mo at pinaglilingkuran mo sa kabila ng mga pinagdaraanan mo. May sumasaklolong hindi mo nakikita at yaon ay siya. At sa kabila ng mga pinagpapakahirap ng katawan mo, hindi mo nararamdaman niya o sapagkat sa kanya mo nilalagak, sa kanya mo binibigay na lahat. Ngunit subukan mong gumanap ng pansariling pagkatao, kundi manghinawa at magsawa ka nga. At kung ang pagtupad mo'y bukal sa kalooban at totoo, niwala kang iniisip paano kaya ang kapalit nito. Kundi tupad ka lang ng tupad, tumutupad ka ng tumutupad, at pagkatapos ay hindi mo namamalayan ang ginaganti sa'yo. At ito ang dapat gawin ng tao. Kung tunay na kilala ang Ama at nararamdaman ng Ama, hindi yaong nananalangin ka nga, nananampalataya ka. Kapag hindi binigay sa'yo, agad sasabihin ng tao, nananalig naman ako, ba't hanggang ngayon wala pa? Madadaya mo ba ang Diyos mo? Alam niya yung laman ng puso mo, alam niya yung laman ng isip mo. Alam niya ang sukat ng katapatan mo, at alam niya yung katotohanan ng sinasabi mo.
Kaya't kung totoo mong siyang kinikilala, kahit hindi na magbukang labi mong, totoo naman ako. Siya nang nakasuri sa'yo, siya pang nakabatid sa'yo. Kaya't sa kabila man ang wala kang sinasabi, tumugon ka lang sa panawagan niya at tumupad ka ng tapat, siya ang iyong kaakibat. Buhay ba, Ama? At yaan ang pawang katotohanan, mga mahal. Sapagkat, kung hindi nga pawang totoo ang ganitong salita, wala nang magtitibay na maglingkod na amang dakila ang paglilingkuran. Sapagkat nga, siya ang may tunay na karapatan sa buhay ng tao, ibigay niyo ang tunay na karapatan niya sa inyo. At kung papaano niyo binibigay ang karapatan niya sa inyong sarili, mararamdaman niyo ang karapatan niya sa inyo na siya nga mismo ang tinatawag at sinasamba niyo. Kaya nga, subukan niyo munang magpakatotoo. Hindi yung ngayon tapat kayo dahil gusto niyo. Pag ayaw niyo, maraming dahilan kayo. Pagkatapos magtatampo, kundi pinagbibigyan. Pinagtatampuhan mo, hindi ka naman din tapat sa kanya. Mga mahal, huwag kayong magdaramdam. Totoo lamang ang sakit tinuturan. Sapagkat kung tunay kang tapat, di mo matatalikuran ang iyong kinatatapatang pinaglilingkuran. At kung totoo kang nakadamat, kilala mo na siya. Kung saan ka nagmula, alam mong damhin ito sa puso mo. Kaya nga't mayroong salitang, ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan, hindi makararating sa paroroonan. Batid pala ito ng tao, bakit batid naman kung saan nagmula, ba't hindi minahal? Ba't hindi pinahalagahan? Kung minamahal ang pinagmulan, dapat laging nasa puso ito at sa isipan. At tutuparin ang mga aral. Mga mahal, sumain niyo ang kapayapaan. Kung magbibilang tao kayong katwiran, kawawa kayo. Tinatapat ko na kayo. Sapagkat hindi niyo maabot ang katwirang banal. Ngunit kung ang katwiran ng katotohanan ang kukuhanin niyo at tatanggapin ang puso niyo, mararamdaman niyong totoo ang katapatang sinasambit ko. Kaya nga, huwag na kayong magtaka kung mayroong kayong dalamhati sa puso niyo. Na hindi na mawala-wala at nahihirapan ang kalooban at isip niyo sapagkat hindi niyo nasusumpungan ang magpaparam niyon. Ang lahat ng tao ay nagkakaroon ng dalamhati o lumbay. Ngunit, kapag ang amang nagahari sa iyo, panandalian lamang. Walang tao hindi lumuluha. Subalit, kapag ang amang nasa iyong puso't isipan, sandali lamang at iglap ang luha mo. Sapagkat, hindi niya pahihintulutang tagaktak ang luha mo, hindi napapatid. Sapagkat siya nga ang Diyos mong tinatawag. Yan ang patutuo, suma sa kanya ka. Kaya, yung mga reklamo ng reklamo, mga salita ng salita, sinungaling. Hindi totoong nasa kanya ang ama niya. Sapagkat kung nasa kanya, hindi siya gayon. Mga mahal, ipagpaumanhin, pawang katotohanan ang safe tinuran. Sapagkat kung tuwira mong nadama ang pinaglilingkuran mo, magsusumakit kang hindi mo siya iiwanan. At pagsusumikapan mong siya'y patuloy mong madama. Hindi idadahilan mo ang mga mahal mo sa buhay. Bakit? Kung ayaw ba ganiyang mabuhay sila, may magagawa kang magbabantay sa kanila. Pagkatapos, susuriin mo kung ano yung hindi mo nakakamtan. Suriin mo muna yung kasinungalingan mo. At pagkakagawang istorya na hindi totoo. Nang dahil alam mo nga ang ama, titiglang niya'y alam niya na kung sino ka. Kahit di mo siya nakikita, makipagtotoo ka. Mga mahal, sumain niyo ang kapayapaan. Ito'y para sa sanlibutan. Sa buong sanlibutan. Hindi lamang para sa inyong mga naririto. Kundi, ang may pandinig ay nakarinig. Sumain niyo ang kapayapaan. Kung tapat kang lingkod, ipaglalaban mo ang pinaglalaban mo. At kung tapat kang anak ng ama, ipaglalaban mo nga siya. Sapagkat, paano mo siya may paglalaban? Ikaw mismo'y marupok at mahina.
hindi mo nga siya magagawang ipaglaban sapagkat siya yung mismo hindi ka nakagagawa. Kaya hindi niya mapatotohanan siya'y mahiwaga sa iyong buhay. Subalit, kung may kahiwagaan na siyang nagawa sa buhay mo, kahit kanino may pangangalandakan mo siya at di ka mahihiyak mapipipi bagkos bubuka ang bibig mo dahil totoo sinasambit mo. Mga mahal, pawang katotohanan ang tinuturan ko. Maraming nagsisiluhang tao, walang alam kundi ang sarili. Ngunit hindi inalambat lumuluha sila. Maraming nagdaramdam, ngunit hindi naman nakakapagdamdam. Ang pawang katotohanan, tao ang nagkukulang. Sumayin niyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga mahal ko, isang ina kang dumudulog. Hinihiling mo ang anak mo, ang apo mo. Gaano ka ba katotoo para masabi mong hindi ka pinakinggan? Suriin mo muna ang sarili mo. Pag nasuri mong tapat ka, magbatak at maghintay, sigurado. Bibigyan ng paraan ng Ama ang kahilingan mo. Oh, mga mahal! Katotohanan ang tinuturan ko. Ang may pandinig ay nakarinig. Maraming sinusuri ang tao sa kanyang sarili. Wala ako nito. Bakit ganito buhay ko? Bakit ganun? Bakit ganyan? Bakit ang iba ganito at ganyan? Bakit? Kung lahat ng tao katulad mong mapangsuri at maraming hinahanap, walang mapipili. Sumayin niyong kapayapaan. Kaya nga't ang mga totoo'y pinatitibay at pinatatatag. Sinisidlan pa ng malawak na pangunawa upang makaunawa sa bawat kaganapan upang maganap ang pananal at masalang ang ganap kung sinong totoo sa kanya'y anak. Sumayin niyong kapayapaan, pagharian kayong lubos. Nekkaramenayahanam, nekkaramenayahanam, maliwanag ang katotohanan. Ang mga lingkod ay mawawawa ng tinuran sapagkat may bahagi ng katotohanan. Subalit, dito nasusukat ngayon kung totoo kang at karapat-dapat na naging lingkod. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nagawa ni Juan at ni Pedro, magagawa mo Marta at Maria. Sapagkat iisang bahagi lamang kayo mula sa Ama, hindi mo lamang kayang gawin ang ginawa ng kapwa mong totoo, kundi ka patutuong kumilala sa Ama mo. Sapagkat kayo, iisang lahi ang pinagmulan tao. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Palalim ng palalim, kung nawawawaan nyo at nasusuri nyo lamang ang pangungusap ko. Subalit, pababaw naman ang pababaw sa mga totoo, sapagkat naaarok na nilang lalim ng Ama at naabot ang malawak na pangunawa nila, ang katotohanan na mula sa Kanya. Sumayin niyong kapayapaan, mga minamahal ko. Nekkaramenayahanam, nekkaramenayahanam, nekkaramenayahanam. Kaya nga't ang totoo, maraming magagalit sa mga hindi totoo. Subalit ang kapwa nakikipagtotoong tulad niyang makatotohanan, magkakaisa sa layunin. Nagaganap ang hidwaan at alitan sa hindi magkaintindihan. Subalit sa nagkakaunawaan, nagkakaisa ng tuwiran. Sapagkat kapwa ay isa ang layunit at dikain. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Ganang pagkatao'y di wiwikain ang mga narinig nyo, ni hindi kayo tatakutin, dili kaya'y pangangaralan. Sino siya para sambitin ang katotohanan ng sinambit ko? Ngunit kung kilala nyo nga ang tinatawagan nyo, batid nyo ang mga aral at pangaral na niluwan. Nekkaramenayahanam, nekkaramenayahanam,
Nagkaramalihan. Buhay po ba ang Diyos? Kapag may tinunguhan ka na nakikinig ka ng mga banal na salita, pag may pangunawa ka na, binibigkas pa lang niya, tugon na sa puso mo, di ba ga? Ngunit kung wala kang pangunawa, antok na antok ka. Buhay ba ang Ama? O subukan niyong magsimba na wala kayo sa gana. Kung nagugulo isip niyo, kung may iniisip kayo, nagsasalita yung nangungusap sa harapan ay... Para kang balisang-balisang mata mo, umiikot, pati ulo mo. Buhay ba ang Ama? Bakit? Sapagkat di mo maintindihan, di mo manamnam, ngunit kung ninanamnam mo, ang sabi mo, tagus hanggang kaloob-looban mo. Buhay ba ang Ama? Totoo po ba yun o hindi? Kaya mapapalad ang nakakaunawa. Eto po, pagising kanina, may nararamdaman. Okay, parang masakit. Sabi ko po, Panginoon, salamat sa naramdaman kong ito upang may mapakitang hiwaga ka. At batid ko, ikaw ang pinaglilingkuran ko. Ang sabi mo, igalaw ko. At huwag ihiga ko kapag may nararamdaman ng tao, narinig ko ito sa mensahe mo. Kikilos ako. Gumalaw na gumalaw. Inisis lahat ang mga tsinelas na dapat tsinsin. Naglaban ang mga panlong. Nagligpit ng nagligpit. At pagkatapos ay, buksan mo ang computer at nananawagan. Oh, pagkatapos tinuran. Ano eka? Sulong eka, kapag may nararamdaman ka, mamaluktot ka at maghanap ka ng lambing, gagaling ka ba? Di po. O yan ang tao. Para sikasuhin ang minamahal. Arapin niyo yung pagmamahal ng Ama. At kung totoong lingkod kayo, kayo ang magpalakas sa mga mahihina, hindi kayo yung nagpapahina sa kanila. Buhay ba ang Ama? Tama ba ga? Oh. Kaya yung mga lingkod, dapat eh siyang lang nagpapatatag. Ngayon, paano mong maaakay yung asawa mo? Eh, hindi ka nakikitang nagbabago. Eh, hindi kahit na sinong anak mo, hindi mo mababago. Buhay ba ang Ama? Eh, nagbago po eh, kako napakalaki. Eh, baka sa iba. Para makita nila yung pagbabago mo, nagkukunwari ka. Pero pagdating sa tahanan mo, hindi ka nagbabago. Aba, hindi tama yaon, ano? Kailangan muna, doon sa tahanan mo mismo, doon ka magbago. Tama po ba? Hindi doon sa labas ng bakuran mo at para magpakita at magpasikat ka sa kapwa mo at mapuri ka. Ang unang pupuri sa iyo ay ang Diyos mo. Hindi yung kapwa mo tao. Tama po ba? Kaya lamang di kayang tanggapin to ng tao, magagalit pa sila. Ngunit kung tatanggapin lamang at totoo, makikipagtotoo, abay, totoong totoo. Buhay ba ang Ama? Kaya nga kung dati kang may kagalit, babatiin mo muna yung bago kang mangaral. Eh, paano mo masasabing patawarin mo nagkasala sa'yo, eh, kagalit mo yung kapatid mo. Buhay ba ang Ama? Kagalit mo yung asawa mo. Di mo pa napatawad, patawarin mo siya. Kung nagkasala siya, eh, di kung gusto mo hiwalayin mo, hingin mo sa Ama pamamaraan, bibigay yaon. Tama po ba? Apo, Kuncheng, para kang galit. Hindi ako galit. Anong karapatan ko pong magalit? At anong karapatan kong magtuwid? Wala akong karapatan sa inyong lahat. Kung may taglay ka pa sa damdamin mo, nakikita yun. Hindi malilihim yun. Sigurado, konting kislot, lalabas at lalabas yung nasa loob. Kaya, para maging buo ang inyong pagtanggap at pagsunod,
alisin yung lahat ang naririto. Narinig nyo ba ga? Pangunahan nyo. Buhay ba ang Ama? Buhay po ba ang Ama? Totoo-totoo yan. Eh, huwag nang basahin ang banal na aklat kung di kayo susunod. Binabasa pa kunwari. Ano yun? Tagisan ng talino? Pakikipagtalino? Tapos makikipagbahagi ka para makipagpaligsahan ng galing? Ililigtas ba kayo noon? Ang kaligtasan ay sa pakikipagtotoo, hindi sa tagisan ng galing at talino. Buhay ba ang Ama? Kaya nga, kung totoo ka na at tapat na wala ka nang dinadala dito, nam-nam-nam-nam mo na lahat. Ngunit kung mayroon pa kahit konti pa lamang ang binubuga mo at may nakatira pa, aba, sulong, tanungin ko kayo, kung may sugat ba kayo at hindi pa ganap magaling, pag nakanti, hindi hahapde. Aba, alam pala ninyo, buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Mga mahal, magpakatotoo. Upang maunawaan nyo ang gawain ito, kung hindi ka patotoo, marami ka pang puot sa puso mo, hindi ka makakatanggap kahit kailan. Sumayin nyo ang kapayapaan. Kaya nga yung mga nagmamagaling galit dito, hindi makikita ang galing nila pag nagpailalim sila dito. Paano kang pakiilalim sa walang karunungan at isang mangmang na tinatawag ni walang ang kapangyarihan at walang kayamanan? Hindi ka kailanman pailalim. Subalit, sa Ama ka pailalim, totoo lahat ang tutok din. Buhay ba ang Ama? Pawang katotohanan lamang ang tinuturan, kaya kung totoo ang puso ninyo't isipan, mawawawaan yung ganang tinuturan ko. Sapagkat kung tunay nga kayo, lahat ng tinuran sa inyo'y makabubuti, hindi makasasama. Makaaayon sa kalooban ng Ama, hindi makalilis siya. Kaya't kung tumanggap ka, ikaw mismo masisiyahan, magagalak ka pa. Buhay ba ang Ama? Kaya't pawang katotohanan, mga mahal, sabay-sabay kayong abogado. Pare-pares kayong mayroong kliyente. Nagpapatalo ba kayo sa bawat isa? Kaya sinong magpapatalo? Lalo't alam niyang kabuhayan at alam niyang katauhan. Never, sabi ng tao. Ngunit wika ng Ama, batid ko ang totoo. Buhay ba ang Ama? Kaya nga, kung batid nyo at totoo ang Ama, pinaglilingkuran nyo, kayong lahat na mga naglilingkod sa Kanya'y totoo kayong lahat at magkakaunawaan kayong lahat. At yan ang patotoo, wikang maliwanag, titipunin ko ang sa akin at ang hindi sa akin ay tatangin. Sa makatwid, kung pare-parehas kayong totoo, mga lingkod, anuman ang kinasasaligan ninyo'y kaisa kayo. Kaya, pag nagkita kayo, hindi ismiran, payabangan, kundi ngitian. Buhay ba ang Ama? Oh, mga mahal! Ang tao nagsisinungaling sa sarili niya, ngunit ang Ama hindi magiging sinungaling kailanman at hindi malilinlang. Kaya kung ang tao sumalubong, sabi niya, ngiting. Ngunit ang Ama, nakita niya yon. Kung ganun sadyang itsura niya, oh, pinilit ang tawa niya. Buhay ba ang Ama? Tao, bakit nga ba naglalaban-laban kayo? May liligtas ba kayo ng mga karunungan nyo? Ang hanapin nyo, ang puso nyo'y maging totoo. At nang maligtas kayo ng totoong puso nyo, sapagkat yan ang pawang katotohanan. Kung di nyo man pakinggan si Kunching, ang pakinggan nyo'y Ama.
At kung hindi naman ninyo pinakikinggan ang salita, hindi kayo totoo. Sapagkat sa salita natututo ang tao. At ito ang patutuong kinikilala ang Ama, sapagkat siya'y pinagmulan ng kabanalan sa mundo. Mga mahal, sumayin niyo ang kapayapaan. Pagharian kayo. Nekkaramenehanam. 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 Nakakatuwa nga ang mga tao. Kapag nasa pagkataong palagay nila si Kunching, binibiro-biro, tumatawa-tawa. Ngunit kapag palagay nilang nasa espiritu, parang mga santa, mga santo. Bakit? Lumilisan ba espiritu? Kung nanghuhuli kayo, marami na akong nahuli. Sumayin niyo ang kapayapaan, mga minamahal. Ngunit kailan may di niyo maririnigan si Constancia? Ano? Nahuli ka? Katulad din ng hindi ko sasambitin sa inyo kung sinong totoo sa dakong ito. Sapagkat wala namang paligsahan sa mundong ito kung kabanalan ang hawak nyo at tinataglay ng katauhan nyo. Ngunit ang Espiritu'y di nyo mahahawakan, kundi ang hahawakan nyo lamang at panghahawakan ay ang aral at salita at ang katotohanan. Kaya't kung hinahawakan nyo nga ang katotohanan at hawak nyo ang katotohanan, makikipagtotoo kayo sa pinagmula ng katotohanan. Sumayin nyo ang kapayapaan. Pagharian kayo, mga mahal ko. Nekkaramenehanam. 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 Buhay ba ang Ama? Ang taong may kaisipan at taglay ay espiritong banal. Kinukutsa na ng kapwa, hindi pa ipapipilitan ang taglay niya. Kundi, nakikinig lang. Tumititig lang. Ngunit hindi niya sasabihin, ah, ganun ba? Baka hindi mo alam ako rin eh, ganun ganito. Isang araw may nakaharap siya po, Kunching. Ang wika niya ay ganito. Ako eka ay marami nang nagamot eh. Ang ginagamot ko eka ay mga ngipin eh. Maniniwala ka ba eka ay pinakamarami kong napalabas sa ngipin eka ng tao ay 70. Yung oo deka. Naku, Eka. Karami ko, Eka, ang nagamot. Mga doktor, Eka, nagsipunta pa, Eka, sa akin, naggamot na. Kaya ko, Eka, eh. Kahit, Eka, ngayon, kung sino. Ah. Sabi sa kaharap, kagalingan. Ngipin pa lang ang napagmagaling na gumaling, ngayon pinagmagaling na nga. Ano pa kaya kung nakita nang nabuhay siya? Oh, mga mahal, kay buti ng Ama. Ganyan ang katotohanan sa ugali ng tao. Kapag may nagawa, ipagyayabang, ipagmamagaling. Kung totoo ka sa Ama, bayaan mo siya. Ang bahala sa iyo sa ginawa mo. Para malat-alat may pagkalanda ka ng mga ginawa mo. Mamahal, katotohanan ang tinuturan ko. Sumayin niyo ang kapayapaan. Mahal na mahal ko kayo. Nekkaramenehanam. 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 Buhay po ba ang Diyos? Napakabuti ng Ama. Napakadakilan. Buhay na po ba totoo ang Panginoon? Sadyang buhay
ang Ama inyong pakinggan mula sa gawa ng mga alaga. Minsan, ikatlo ng hapon, oras ng pananalangin. At yan ang totoo, kaya ang gawain ito, binigay kay Constancia, panalangin sa alas 6, alas 12, alas 3, alas 6. Lahat may kalayaan. Pag nakita na yung katotohanan at katapatan mo, kung sino yung nag-atas sa'yo ng ganito gawin mo sa pagtupad mo, hindi mo namamalayang binabawasan ang sakit at hirap mo. Ngunit paano nyo maabutan nyo? O nagsisimula pa lang kayo, marami na kayong reklamo. At konting problema ninyo, dahilan nyo, hindi kayo makapasok. Hindi kayo makapaglilingkod. Tama baga? Sa paglilingkod, hindi dahilan ng pera. Kung totoo kang maglilingkod, ibibigay ng Ama sa lapi para magamit mo. At hindi ito masasambit ni Apo Kunching kung hindi pinatupad sa Kanya. Kaya't magpakatotoo muna para mapakita ng Ama. Ngayon, kung hindi ka totoo, marami kang hanaping dahilan at paraan. Ngunit di mo makikita ang totoong ugat at bunga ng puno mo pinagmulan. Buhay bang Ama! Buhay bang Ama! Katotohanan, katotohanan, maliwanag na binigay ng halimbawa sa dakong ito. Constancia, ihayo mo ang aking rebulto. Opo. Ni hindi sinagot. Eh, wala po sasakyan. Nang sinambit, opo, dinatal ko sasakyan. Nang natapos ang mensahe sa paghahayo, Constancia, itugot mo na ako. Opo. Sapagkat daratal na ang mga tao sa dako ko, mayroon bang pagkabul? Suriin nyo ang salita, tupdin nyo at may gawa nang sa gayon makita nyo ang huwaga. Mga mahal, hiling kayo ng hiling, daing kayo ng daing, marami kayong sumbat. Huwag kayong manumbat, kayo'y tumupad. Makita nyo ang paghahari ng Ama sa buhay niyo. Buhay bang Ama! Buhay bang Ama! Katotohanang katotohanan ang sa'kin tinuturan, pangkalahatan ng may pandinig ay nakarinig, subalit ang bingi walang maririnig. Sa malapit sa tinatawag na pintuang maganda ay may isang lalaking ipinanganak na lumpo. Dinadala siya roon araw-araw upang magpalimos nang makita niya sina Pedro at Juan na papasok sa templo. Siya'y nanghingi ng limos. Tinitigan siya ng dalawa at sinabihan ni Pedro, tumingin ka sa amin. Tumingin nga siya sa pag-asang siya'y lilimusan. Ngunit sinabi ni Pedro, wala akong pilak o ginto, subalit may iba akong ibibigay sa iyo sa ngalan ni Hesukristong taga-Nazaret. Lumakad ka. Hinawakan niya sa kanang kamay ang lumpo at itinindig. Pagdakay lumakas ang mga paa at bukong-bukong ng lalaki. Ito'y napalukso at nagsimulang lumakad. Palukso-lukso siyang pumasok sa templo kasama nila at masayang nagpupuri sa Diyos. Nakita ng lahat na siya'y lumalakad na at nagpupuri sa Diyos. Nang gilala sila, nang makilala nilang siya ang kulubing dati nakaupo sa pintuang maganda ng templo. Maliwanag ang katotohanan kung nagsusuri ang sinuman. Kapag may nasang palakarin at patibayin ang katauhan,
tumindig ka at lumakad ka sa walang pag-aalinlangan at katapatang pagsunod, naramdaman ang tibay ng katauhan, nakahakbang ang paa, lumpumang naturingan. Kayo, mga mahal ko, kung matibay ang inyong paninindigan at pananalig sa Ama, lumakad ka sa kanyang matwid at hanapin mo ang kanyang daan at tataha kang mainam. Sapagkat ituturo niya ang kaparaanan sa mainam mong buhay upang maipsan ang iyong lumbay. Tao, mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, subalit marami. Masaya kapag may pera, maligaya kapag magbiyaya. Ngunit kapag wala, may katwiran, may dahilan. Kung may nararamdaman, magpapagaling muna ako bago ako pumasok maglingkod. Sino ba pinupuntahan mo o tinutunguhan mo para paglingkuran si Kuncheng? Sa tuwing ay dahilan ito, sumayin niyo ang kapayapaan. Buhay ba ang Ama? O mga mahal, pagharian kayo, katotohanan ang tinuran ko. Ang may pandinig ay nakarinig. Ang nakikipagtotoo, nakikita katotohanan. Ang maraming dahilan, hindi tuwirang maramdaman ang tunay na kalooban ng Amang mapagmahal. Kaya nabibigatan ang damdamin, nahihirapan ang kaisipan, at buntong hininga ang maririnig sa kanyang katauhan. Nekkaramenehanam! 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 Ginawa kang buhay ng Ama, sinidlan ka ng hininga, ipagkatiwala mo sa Kanya kung sino ka't ano ka. Sa gayon mapapatotohanan niyang anak ka nga niya. Nekkaramenehanam! 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 Buhay ba ang Ama? Buhay nga po ba ang Diyos? Samantalang nakahawak siya kina Pedro at Juan sa may portiko ni Solomon, patakbong lumapit sa kanila ang mga taong takang-taka sa nangyari. Pagkakita ni Pedro sa mga tao, kanyang sinabi, "Mga Israelita, bakit kayo nanggigilala sa nangyaring ito? Bakit ninyo kami tinitingnan ng ganyan? Akala ba ninyo'y napalakad namin siya sa pamamagitan ng sarili naming kapangyarihan o kaya'y sa pamamagitan ng aming kabanalan? Ang Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob, ang Diyos ng ating mga ninuno, ang nagbigay ng pinakamataas na karangalan sa kanyang lingkod na si Jesus. Ngunit siya'y ibinigay ninyo sa may kapangyarihan at tinakwil sa harapan ni Pilato. Gayong ipinesya na nitong palayain siya, itinakwil ninyo ang banal na matuwid. At isang mamamatay tao ang hiniling ninyong palayain. Pinatay ninyo ang pinagmumula ng buhay, ngunit siya'y muling binuhay ng Diyos. At saksi kami sa bagay na ito. Ang kapangyarihan ng pangalan ni Jesus ang nagpapagaling sa lalaking ito. Nangyari ito dahil sa pananalig sa kanyang pangalan. Ang pananalig kay Jesus ay ang lubusang nagpapagaling sa kanya, tulad ng inyong nakikita. At ngayon, mga kapatid, batid kong hindi ninyo nalalaman ang inyong ginagawa, gayon din ang inyong mga pinuno. Ngunit sa ginawa ninyo'y natupad na malaunang ipinahayag ng Diyos. Sa pamamagitan ng mga propeta na ang si Kristo'y kailangang magbata, kaya't magsisi kayo at magbalik loob sa Diyos upang pawiin ang inyong mga kasalanan at bigyan kayo ng kaunting panahon ng pamamahinga. At susuguin niya si Jesus ang Mesiyas na hinirang niya para sa inyo. Siya'y dapat munang manatili sa langit hanggang sa dumating ang panahon ng pagbabago ng lahat ng bagay ayon sa pinahayag ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang banal
na mga banal na propeta. Sa pamamagitan, mula pa noong una, sinabi ni Moises, ang Panginoong inyong Diyos ay pipili ng isa ninyong kalahi at gagawing propetang tulad ko. Pakinggan ninyo ang lahat ng sasabihin niya sa inyo at lahat ng hindi makikinig sa propetang yaon ay ihihiwalay sa bayan ng Diyos at lilipulin. Nagpahayag din tungkol sa mga araw na ito ang mga propeta mula kay Samuel at sa lahat ng mga sumunod sa kanya. Ang mga pangako ng Diyos sa pamamagitan ng isang mga propeta ay para sa inyo at kasali kayo sa tipang ginawa ng Diyos at ng inyong mga ninuno. Nang kanyang sabihin kay Abraham, pagpalain at papalain ko ang lahat ng angka ng daigdig sa pamamagitan ng inyong lipi. Kaya't hinirang ng Diyos ang kanyang lingkod. At siya'y unang sinubo sa inyo pang pagpalain kayo at tulungang tumalikod sa inyong masasamang pamumuhay. Kung tumutulo ang pawis ninyo at mayroon kayong pampuna sa hawakan nyo upang dampian ito, kung tumutulo ang inyong luha sa mata at may pampunas kayo, hahawakan nyo at dadampian ito upang maampat at matuyo ang inyong balat. Subalit, kung patuloy na sumisibol ang kasalanan sa inyong pagkatao, sino ang paraan para matugot? Mga mahal, sumayin nyo ang kapayapaan. Alalaumbaga, ang pag-ibig ng Ama siyang nagbunsod sa lahat ng kaparaan at pamamaraan niya upang magpakilala at ipakilala ang kanyang mabuting gawa at mga salita. Subalit, patutuo lamang din niya ang naghahanap ng matwid at mabuting kalooban niya, naguukol ng oras at panahon para matunan ito at kamtin nila. Kaya't magalak at magpuri ang nakikipagtotoo at naguukol sa kalooban ng Ama upang damhin sa kalooban nila at tuwirang isabuhay ang kalooban niya upang matupad sa sarili nila ang mga salita niya. Mga mahal ko, sumayin niyo ang kapayapaan. Netkaramenehanam. Sa daigdigan, ang nagpapakatotoo kung minsan sa pananaw ng kapwa niya siyang hindi totoo. Ngunit, ang mayroong kahalong pagpapaimbabaw at pagkukunwari, kung minsan siyang ginagawang katotohanan ng kapwa, lalo tigit kundi paganap ang pagkilala sa totoo. Subalit ang Ama, anuman ang ginagawa ng mga anak niya, maging ang mga sinasabi, tanging siyang nakababatid at nakabibig, ani ang puso niya. Sa mga aral niya at pandamang binahagi niya, sa gayon, mapipili nilang totoo at masasabi nilang totoo at mawiwika nilang totoo at gagawin nilang totoo sapagkat tuwirang totoo rin sila. Mga mahal, mapapalad ang nakikipagtotoo at dinaantig ng kapwa-tao, kundi patuloy nang umaantig sa kanila'y Ama at ang puso nila'y inangkop sa Kanya. Sumayin niyong kapayapaan, pagharian kayo. Netkaramenehanam. Buhay po ba ang Diyos?
sa panahon ng Kristo. Ang mga wala pang pangunawa nang nabuksan ang pangunawa, nakadama at sumunod sa Kanya. Subalit yung nagsasabing may karunungan na, hindi sumunod sa Kanya. Kung kasinungalingan ang sinambit ko sa inyo, tumindig kayo at pukulin si Kunching, akong magbabalik sa inyo. Buhay ba ang Ama? Sapagkat pawang totoo, kaya nga sumunod ang mga yon, wala pang karunungan at natuto ng matuto, naramdaman nilang totoo, sumunod sila sa totoo. Subalit yung may alam, pinaglaban ang kanila. Buhay ba ang Ama? Totoo baga? Kaya naman ang Ama humatol sa kanila, hindi ang hinatulan. Magandang umaga, mga mahal. Gayon din ngayon, ang Ama hahatol kahit humusgaman ang bawat nilalang. Sumayin niyo ang kapayapaan, mga minamahal. Kaya't ang tapat at totoo, hindi natatakot kahit na sino pa ang mangusap sa kanila. Kundi paglalaban ang kanilang batid sapagkat alam na Ama ang pinaglilingkuran. Kaya, suhulan ka man ng 20 pesos. Oh, eto, sumunod ka sa akin. Tatanggapin ko 20, hindi ako susunod sa'yo. Kung may mukhang pera ka, ngunit kung hindi, sa'yo na, may sarili akong paniniwala. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Katotohanan ang tinuturan ko sapagkat isa ang Diyos ko. Ngunit kung isa ang Diyos ko at kayo maraming Diyos, bahala kayo. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo'y may nakalan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manali umangkin at tanggapin. Buhay bang Diyos? Buhay bang Diyos? Sino bang gumagawa ng himala? Sino bang mahiwaga? Sino bang dakila? Di ba Diyos amang dakila at mahiwaga sa lahat? Kaya, kilalanin mo siya. Tanggapin mo siya. Matututo ka. Kahit sa puso mo, mararamdaman mo siya. Sapagkat hindi na kailangang sabihin ng kapwa mo. Huwag yung pagtawa na, iiyak. Buhay ba ang Ama?
Mayroong taong parang bata, asal bata. Hindi naman na natutuong umiiyak, nagiiyak-iyakan lang. Eh, napahiya, tinuloy ang iyak. Buhay ba ang ama? Hindi naman totoong galit, nagagalit-galitan lang. Eh, napahiya, tinutuo yung galit. Huwag lang mapahiya. Wala ka bang isip? Buhay ba ang ama? Sa larangan ng kabanalan, walang nakakahiya at hindi mapapahiya kung totoo ginagawa. Buhay ba ang ama? Sapagkat mamahiya man sa iyo ang kapwa mo, tanggapin mo kung totoo kasama mo. Subalit, ihanda mo rin ang pagtitiwala mo siyang gaganti sa ginawa sa iyo. Buhay ba ang ama? Kaya, sulong, pabayaan mo lang kung apak-apakan ka ng kapwa mo. At sabihin nilang, hindi ka totoo. Kung totoo ka naman, wala kang dapat ikahiya. Ngunit kung di ka nga totoo, magwalang hiya ka at nagwawalang hiya ka, abay matuto kang mahiya. Buhay ba ang ama? Mga minamahal, bawang katotohanan ang sa aki tinuturan, sumayin niyo ang kapayapaan. Yamang naituran mo, ama, ang marapat sa kanila. Ang mga sarado ang pangunawa at diwa ay di makakaunawa. Subalit tarok mo at batid ang lahat. Kilala mo ang maya, iyong mga anak. Niyat niya mong ginagawa ang marapat at dapat. Ngunit ang hindi nakakasilay at di nakakatutot na tututo, di mabatid, di masilayan. Kaya, ikaw na rin ang nagturan sa iyong kahatulan. Ibadya mo sa kanila'y marapat. Sapagkat, maliwanag mo rin tinurang hindi ka mananahimik sa buong panahon, kundi tatakda mo ang dapat sa nila lang. Kaya't ang patuloy na nagsusumakit at nagsusumikap sa iyong maging tapat, tunay ngang kilala mo silang lahat. At ang patuloy na sa kapwa-tao ay gumagawa ng pagpapahamak, tanging ikaw, sa iyo ko nilalaga ang lahat. Sumaya lahat ang tao ang wika nila. Sumama lahat ang tao, ngunit hindi nga lahat ay sumasayo. Sumayin niyo ang kapayapaan sa tuwing ay bigkas sa mundo, ngunit hindi na pag-aharian ang kapayapaan ng lahat ng anak mo. Ngunit ikaw, tuwir ang winika mo, may takda ang lahat. Ama, kahabagan mo sila at kaawaan. Hindi nila batid ang kanilang ginagawa kung magkaminsan. Subalit batid man nila ang tama at mali. Ngunit nang dahil sila'y nakalisya, hindi matupad ang sayo'y kalooban. Tuwiran mong sinasabi, hindi ka makakaligta. Ikaw ang kumilos, aking ama. Ikaw ang maghari sa kapisa. Net karamanayahanang. Net karamanayahanang. Net karamanayahanang. Buhay po ba ang Diyos? Kumusta? Alam mo, halimbawa ano, may puno. Gumanyan. Kung bata pa siya at babatakin sa kabila, matitindig pa, no? Ngunit kapag matanda, tutukuran na lang. Tama ba? Bahala na kayo kung ano ibig niyo sabihin doon. Buhay ba ang ama? Oh, tingnan mo nga, hanggat inaalay mo yung boses mo eh. Umaganda pa, no?
Eh, hindi mo naman ikaw mamatay yan eh. Tama po ba? O, tingnan nyo kung mauna siya sa inyo. O, de, tingnan nyo kung yun ang kinamatay niya. Eh, kaya lang, baka mauna kayo sa kanya. Buhay bang ama? Mamahal! Sumayin niyong kapayapaan. Tao, kung nagtuturan man ako kung misa na nakakatawa para sa inyo, ngunit pawang totoo sinasambit ko. Sapagkat kung ganang pagkatao magluluwal nito, manghuhula-hula sa inyo. Pahihintulutan bang manloko si Constancia sa inyo? Kung kalokohan na lamang, itago na lang siya. Subalit kung katotohanan, iluluwal ko siya. Sumayin niyong kapayapaan, mga minamahal. Kaya nga, maliwanag ang tinuran. Gaano man kayaman Constancia ang sa'yo'y dumatan, kailan may huwag mo akong ipagbibili. Sapagkat, hindi kita hinirang para gawin mo ko sa kalokohan. Sumayin niyong kapayapaan. Nekaramineyahanam! 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 Mga mahal, ang karagatan ay malawak at malalim. Ngunit ito'y buhay at hindi patay. Ang karagatan ay may tubig, ngunit hindi malalagok at maiinom. Ang tubig na iniinom ninyo ay nagmumula sa ilalim at hinihigop, ngunit di kayo makasasalok sa mga tubig sa ibabaw. Kaya't malalim at mababaw pantay lamang sa akin, patag at karagatan, isamandi. Ngunit ang tao totoo at hindi totoo, kailan may di magiging tapat at totoong matatawa ang lahat. Nekaramineyahanam! Nekaramineyahanam! Sino nga ang makakaunawa sa aking niluwal at tinuran? Yaong totoong may pangunawa at nakababatin ng lahat. At yan ang patotoo kung ang tao'y nasa espiritu, batid ang tinuran ko. Ngunit kung hindi, ala, wika niya. Sumayin niyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Kaya nga't ibinibigay ang tama at marapat upang itama sa dapat at marapat na tatanggap. Subalit sa hindi, walang kabuluhan ang mabuti ko inaalay. Pawang sasambitin ko naman sa inyo, ang bawat araw ko'y mahalaga. Kaya't hindi ako papahintulutan ng ama't hindi papayag siya na walang maging mahalaga't kabuluhan ang gagawin niya. Kaya't sa bawat araw may makikinabang, mapalad ang nakinabang. Sumayin niyo ang kapayapaan. Nekaramineyahanam. 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 Buhay po bang Diyos? Buhay po bang Diyos? Ay buti ng Ama kay dakila niya, wagas at tapat ang pag-ibig niya. Walang maling magpakailan pa man o taong kanyang mga minamahal. Halina kayo paglilayan niyo, itong sakis sa inyo'y luluwal. Kapag ikaw tao ay may katapatan at sa iyo ay dinatal, ang winikang ika'y gagaling, subalit di pagda kay iyong nakamtan. Ikaw baga ay nilisan at tutugot, kung ika'y matapat ay hindi mo gagawin. Hanggang isang araw mapatotohanan, tinuran ay sa iyo'y nakamtan. Yan ang pawang katotohanan, kaya't ikaw tao ay magtibay.
Kung kilala mo ang ama na nagbubuhay sa iyo, gagawin mong tama at tumpak ang pagtanggap mo hanggang makilala at mapakita sa iyo buhay siyang sa iyo'y nangusap na totoo. Halina kayo, mga minamahal. Maging sa mga bagay kapag ikaw ay nawalan, kapag sa'yo ay tinuran, manalig kang may daratal. Hindi mo man ito nakamtan ng ilang araw at di tumugot ka, nanalig ka't nagtiwala ka pa. Isang araw nagigitla ka, yan ang pawang katotohanan. Baybayin nyo ang kasaysayan ng mga ninunong naturingan, hindi pagdakay na sila yan. Mga tinuran ng amang mapagmahal, subalit ang matapat kanilang nakamtan. Mga paghahari sa kanilang katauhan, siyang nangibabaw at di katawan. Kaya't ang sino mang anak niya na totoo tapat sa pagtitiwala nila, di kailanman iniwanan niya, nagupo at bagsak na siya. Kundi habang nakikibaka siya, naroon ang lakas maging katatagan, hanggang hindi na malayan, namulat ng mata niya, aba tapos na pala, sinadsad na siya. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang ama? Naunawaan niyo po ba ang awitin? Oh, kung naunawaan niyo po. Oy, halika anak, halika. Oh, ikaw ba? Isang linggo ba gumaling ka na agad? Hindi ka agad gumaling sa isang linggo. Eh, ilan? Hindi niya talaga alam. Yun po. Minsan, mas masarap pa yung walang pera, no? Nakapagtitibay ka sa pagtitiwala sa ama dahil lumahasa ka sa kanya, no? Eh, pag may pera ka, kapat ako magpapakahirap. Pwede hanapin ko'y paraan para namang yung hinanap niya'y makikita niya ang ama. Buhay ba nga, ma? Eh, de sana lahat ng humanap ng paraan sa mabilis na paraan niya, edi hindi na namatay. Sa magmamadalit nagmadali, maraming namatay. Buhay ba nga, ma? Totoo po ba yun? Kweta, kailangan. Ora mismo, operation. Isa lang, ihanap ang pera. Hinanap, inutang, pagdating, biniyak. Pati pera na biyak. Buhay ba nga, ma? Mamahal! Isang halimbawa lamang, hindi ibig sabihin ay huwag kayong ano? Kundi magnilay kayo. Ang gawin nyo, huwag kayong nagmamadali. Tumulog kayo. Taimtim. Panginoon, ipadama mo sa akin, ituro mo sa akin kung anong marapat gawin. Para kang papalabunota. Ano? Kung hindi mo alam ang matapat na pananalig, kumuha ka ng stick, ano? Yung bang posporo? Kung wala kang posporo, kumuha kang lete. Panginoon, pag ang napili ko itong mahaba, ibig sabihin gusto mo akong maapira. Pag yung maiksi, ibig sabihin ayaw mo. Kung yung napili ko yung maiksi, ayaw mo akong maapira, ituro mo sa akin ang paraan. At kung ang napili ko yung mahaba at gusto mo akong maapira, ibigay mo kagalingan. Ay, kabait ng Diyos! Buhay ba ang ama? Buhay ba ang ama? Oh, tip. May patip-tip ka pa po, kunching. Totoo ba eh, kaya? Eh, di bala ka, maniwala ka, kung ayaw mo, di huwag. Buhay ba nga, ma? Magaan na pag, di ba ga? Oh, halimbawa, hindi mo alam, ano ba eh kayo sinasabing matapat na pananalig, pananampalataya? Nakakatawa, no? Pero yung totoo,
Oh, ayaw mong maniniwala. Wala kang matapat na pananalig. Ano ba eh kahit pag-angkin, pag-angkin? Panginoon, wala akong alam na pag-angkin eh. Hindi ko alam ang tunay na pananalig. Subalit, gagawin ko nga po yung sinabi ni Apo Kunche. Kung totoo ka, kung ano napili mo, at tapat ka. Eh, Panginoon, oh, gawin mo ng tatlo. Pag ito po, ang napili ko yung mas mahaba. Wala kang gusto sa akin maopera at hindi ako maopera. Gusto mo, mamamatay na ako. Buhay ba? Huwag na yung pangatlo, baka maraming masinda. Buhay ba ka, ma? Eh, paano po kung yung napili ko yon? Naku, inisip na. Mamamatay na pala ako. Mamamatay na pala ako. Sa halip na hindi siya mamamatay, namatay na nga sa kaka. Di na natulog, ano? Huwag na po yon. Pagpapatawa lang yon. Yung dalawa na lang. Kung gusto nyo, kung ayaw nyo, di huwag. Basta ako, hindi ko ginagawa yon. Ang ginagawa ko lang, Panginoon, bahala ka na. Ikaw naman pinaglilingkuran ko, ikaw naman tinatawagan ko. Bahala ka na po. Pagkaloob mo ko nung marapat, ituro mo sa akin kung anong gagawin ko ngayon. Tuturo. Buhay ba ang Diyos? Oh, kayo ba? Hindi tinuturo ang ginagawa nyo? Oh, edi tinuturo rin, wag kang pumasok ngayong araw na ito. Eh, buhay ba ka ma? Huli kayo. Huli. Huli. Buhay ba nga ma? Oh, mali ba'y sinabi ko? Aba, eh, Panginoon, turo mo po ngayon ang aking gagawin kung ano. Eh, di ka pumasok nung araw na yon. Di, tinuro sa'yo yon. Aba, mali yon. Di ako naniniwala doon. Buhay ba nga ma? Mamahal. Eh, kapag yung araw na yon, itinuro, nalutas ang problema mo, sigurado siya yon. Tama po ba? Sapagkat anak ka niya, naglilingkod ka sa kanya, tinatawagan mo siya, kaya hindi niya pababayang lumuha ka. Buhay ba nga ma? Oh, sige. Kayo ba araw-araw lumuluha ang mata? Ah, hindi ka lingkod kapag lumuluha. Buhay ba nga ma? Sapagkat doon napapatunayan kung sino siyang pinaglilingkuran mo, tama ba? Eh, iyak-iyak ka, litong-lito ka, gulong-gulo ka, eh, talagang hindi ka niyan makakatuto. Dahil ang alam mo'y pagkatao, subukan mo nasa espiritu ka, lutas, pagda ka. Tama ba ga? Ay, mga mahal, hey, eh, Apo Kunching, ba't sila sinasabihan mo? Ba't kami hindi po? Nahalimbawa ko po sila. O, dito ako harap. Naunawaan mo na kaya sinabi ko, ay lingkod ka ba? Ay, hindi pa. O, sige, 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 dito. Pinoon, turo mo ngayon ang aking gagawin. Eh, pagkatapos eh, nag-alinlangan ka, naku, hindi naman eka ako gumagaling, eka ako babalik. Siya ba nagturo nun? Ba, hindi. Tandaan ninyo yan. Sapagkat ang ama, nagtuturo siya ng mabuti. Manalig ka, anak. Pagtiwalaan mo ko. Makinig ka, anak. At ako, ang buhay mo. Eh, siya yun. Pero kapag sinabing, nako, aray ko. Ay, aray ko. Hindi siya yun. Buhay ba ang ama? Hindi po ako nagbibiro. Totoo po sinasabi ko. Kung katawa-tawa man sa inyo, totoo ito. Sapagkat, kapag nagdaramdam ang puso mo, kapag natatakot ka, sigurado hindi sa kanya yun. Kanino yun? Ha? Pag nagagalit kayo, nagdaramdam kayo at natatakot kayo, kanino yon? Uy, ba't tinatanggap nyo? Buhay ba ang ama? Buhay ba ang ama? Mga mahal, sadya pong napakahirap. Halimbawa, marami kang ligpitin, ano? Ay, Diyos ko, maglilingkod pa ako. Ang dami kong ligpitin. Eh, talagang di mo yan matatapos kung puro dakdak ka. Simulan mo. Pag alis mo, tapos. Nakapaglingkod ka pa. Eh, hindi muna ako maglilingkod ngayon. Marami akong laban. Buhay ba nga ma? Eh, nasumakit ang likod. Nasumakit ang likod, Eka. Eh, Diyos ko po, Eka. Sumakit ang likod ko, Panginoon. Bukas na lang po ako buha. Pasok muli. Masakit po likod ko. Anak, nakikipagloko ba ako sa'yo? Sabi niya. Oh, huwag na laba, laba. Huwag na laba. Eh, Panginoon, hindi ako papasok ngayon. Magana buhay muna po ako. Wala pa akong pera. Eh, pumasok ulit. Eh, kumita ka ba, anak? Hindi nga po, eh.
Tinalikuran mo yung paglilikuran mo, bibigyan ka ba niyan? Buhay ba ang ama? Buhay ba ang ama? Itama mo yung buhay mo at itatama ka niya. Eh, sino kaya pinatatama ni Apo Kunching? Eh, di bahala kayo kung sino kayo. Pero wala akong pinatatamaan pang kabuuan nito. Kaya kung makikinig kayo at magagalit kayo, eh hindi kayo totoo. Ngunit kung nakikinig kayo at natutuwa ang puso nyo, hindi pusa, puso nyo, ang Diyos ay sumasa inyo. Buhay ba ang Ama? Tama po ba? Eh kung ang pipiliin naman ang sasabihin, eh yung makakaganda lang sa puso ninyo at makakabuti sa inyo, uutuin kayo, abay huwag nang mangusap. Sapagkat, ay, sasabihin ka sa'yo, ay, kabait mo, hindi ka naman mabait. Mapanguto ang tao. Tama po ba? Pero kapag sinabing, anak, may babaguhin ka pa eh. Isipin mo yun, ano bang babaguhin? Pag inisip mo, ano ko yung babaguhin ko. Ano bang pakialam noon? Pag yun ang inisip niya, magagalit siya. Ngunit kapag inisip niya, ah, oo nga, may babaguhin pa ako. Hindi ba matutuwa siya? Tama po ba? Isang halimbawa yun, anok, naunawaan mo ba? Eh, katulad mo, nangungulamata ka. Pabayaan mo muna itong haplosingkot nang marinig niya yung dinasabi ko. Dila. Aka na yung panghatak. Talangan namang hawakan ko, dila mo. Pati laway mo, kasama. Kasama. Mga di ka na eh. Pangalabas mo, may salita kanina, inanggawan mo. Ha? Pag may salita na ka, nanunggawan mo. Na? O, magsalita na ka! Sabi mo, Lika, buhay bang ama! O, ngayon, magsalita ka, nanggawan mo. Aba! Hinatak na ba dila mo? Sabi mo, hindi nagsasalita. Ayun, nagsasalita. O, anong gagawin mo ngayon? Nanggawan mo. Makuna ka ngayon eh. Bukas ala ka kene. Talakad ka. O, sabihan mo ngayon eh. May balik ko po bukas. O, tao! May mata ba kayo? Wiwikain nyo, si Kunching lang yan. Tawa kayo ng tawa at nagagalit pa kayo. May ginawa ba si Kunching sa inyo? Mga mahal, pinasisilay lamang sa inyo kung anong dakong ito. Ngunit bulag pa rin ang maraming tao at sinasabi yung gahot-gatao. Tao, mahal ko kayo. Katotohanan ang tinuturan ko. Sumayin nyo ang kapayapaan. Ne karameneyahanam. Kung minsan may pinatutupad at pinagaganap upang makita niyo ang pawang katotohanan. Ngunit kailan niyo makikita ang pawang katotohanan, mga anak na minamahal? Kailan ninyo mararamdaman ang sakit kalooban upang maibsan ang inyong kalungkutan at maghari ay kagalakan? Sumayin niyo ang kapayapaan, pagharian kayong lubos. Katotohanan ang aking tinuturan, ang may pandinig ay nakarinig. Nekaramenayahanam, nekaramenayahanam. Kung sasambitin nyo naman, pinipili palang pinagagaling. Oo, matwid kung sasambitin. Mayroon ba kayong yahatol doon? Gawin nyo muna ang marapat bago kayo magturan. Sumayin nyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Ngunit kailanman hindi si Kunching ang namili. Tulad ng patutuo sa inyo, pinipili ng Ama ang marapat sa Kanya. Nekaramenayahanam, nekaramenayahanam, nekaramenayahanam. Ay, Panginoon ko at Diyos ko. Ba't nakarating niya kita? Batakan tepa, na, buri mo. Siknangan mo mo, sabi mo, Jesus! Nananalig ako sa iyo. Lalakas na ako nito. Tulad ng salita ko, inabigkas na ang mga wika mo. Jesus!
nananalo ako sa iyo. Sige, tingnan natin. Nga nga. Dila. Ihaba mo. Ihaba mo pa. Ihaba mo pa. Ihaba mo pa. Yan. Gagalawin na lang natin ngayon ang ugat. Ah. Kumusta ka? Kumusta ka? Sabihin mo. Purihin. 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 Purihin ka, Ama. O, kumusta? Sasalita ka na. Ano sasabihin mo? Kailan mo siya pupurihin? Hanggang kailan mo pupurihin? Panawagan lang yan sa'yo, no? Ikaw, kumusta ka na? Eh, baya mo nang sakit yan. Buhay ba, Mama? May nakita ba kayong bulag? Wala. Tingnan niyo katabi niyo, baka may bulag. Meron ba? Sa makatwid lahat ay nakakita. Ngunit ang bulag, sa katotohanan, ay walang makikita. Sumayin niyo ang kapayapaan. Pagharian kayo. Net karameneyahanam. Net karameneyahanam. Net karameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Oh, kumusta ka na? Kumusta ka na? Oh, tingnan mo, tinitingnan ka ni Jomer. Ah. Nako, pinakamatanda, madae. Kaya nilalablat dyan mo.
Buhay ba ang ama? Ang mga immune system bodies ng tao, kapag may depresya ka at lagi kang galit, nag-iisip, nagdaramdam, mabilis humina yan. Ano? Kaya dapat laging masaya. E paano ka sasaya kung marami kang kinagagalitan? Ha? E paano kang magiging masaya kung marami kang hinahanap? Paano kang magiging masaya kung lagi kang natatakot? At lahat ng iyon para mawala, ang ama tanggapin para maghari sa puso at yung isip mo, papayapain niya. Totoong-totoo yan. Gawin ninyo at mangyayari sa inyo. Doon mapapatotohanan ninyo ang salita ay buhay sapagkat sinasa buhay niyo. Tama baga? Kaya mga mahal, magnilay kayo. Ang nilayan yung lahat para na sa gayon, huwag masayang ang inyong pagparito. Gusto niyong may pakinabang, sumunod din kayo sa kalooban ng Ama at pakinggan niyo siya. Sapagkat kung tao lamang, hindi kayo gagaling at walang mapapagaling sa inyo. Ngunit kung pakinggan niyo siya at susunod kayo sa kanya, sigurado maraming magagawa siya sa inyo. Buhay po ba ang Ama? Kaya sa pangalang Jesus, sa patnubay ng Espiritu Santo, pagharian kayong lubos. Tayo na. May misa mamaya ng alas 6. Pagpaumanhin po ninyo, hindi na muna magbebendisyon, ano? Pero nabendisyon na kayo ng Ama, maging